Magandang umaga sa ating lahat mula po rito sa Door of Faith Church, Sacred Heart Village, Lagro. Purihin ang Diyos. Mapalad po tayo sapagkat ang Diyos natin ay buhay at totoo. At mapalad tayo sapagkat isa tayo sa nakakilala sa Diyos na buhay at totoo. Kapatid, mga kapatid ko sa Panginoon sa buong mundo, dito sa Pilipinas, ikarangal natin at ikagalak sa Panginoon na meron po tayong Diyos na buhay at totoo. Napakaraming Diyos na kinikilala sa mundong ito. At hindi totoo yung Diyos nila. Pero they are willing to dedicate their lives, they are willing to obey dun sa Diyos na hindi naman totoo. Ang Diyos natin ay totoo at buhay. Meron siyang inilaan na dakilang pag-asa para sa atin, hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating, mga kapatid, na hindi maaaring matumbasan pag samasamahin man ang kayamanan ng mundo kapag nandoon na tayo sa piling ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos, ulitin ko po, ang Diyos natin ay totoo. Siya po ay buhay. Tayo po ay umawit at alam ko na marami sa inyo nakakarinig na ng awit na ito. Awiting English, papuri sa Panginoon. Our God is greater. Our God is stronger. Sama-sama po tayo sa pag-awit. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Walang katulad ng Diyos natin. None like you. Into the darkness. Into the darkness you shine. Out of the ashes. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Isa pa po. Water you turn. Water you turn into wine. Open the eyes. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And that for our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Listen po, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos na buhay at totoo, sa Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po. Isang malaking karangalan sa amin ang makilala ang isang Diyos na buhay at totoo. Isang malaking kagalakan sa amin ang may talaga kami para sa walang hanggang buhay na inilaan niyo po para sa amin. Hallelujah! Purihin ang iyong dakilang pangalan. Thank you for the salvation of our souls. Thank you, Lord God, sa iyong pong dakilang pag-ibig na patuloy na ipinakita sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isa nga po nating awitin pa yung chorus, Our God is greater, our God is stronger. Ang kinip po natin yon. Maraming Diyos na kinikilala sa mundong ito, mga kapatid. Ngunit ang Diyos nila hindi totoo.
Minsan naiisip mo walang kabuluhan ang ginagawa mo, napapagod ka na sa paglilingkod. Kapatid, buhay ang Diyos natin. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin. Buhay ang Diyos natin. At walang nasasayang sa lahat ng pagpapagal ng kanyang mga anak na gumagawa sa kanya na may kagalakan at nagtatapat ng patuloy sa kanya. Sabihin po natin, our God is greater. Tayong lahat, hallelujah. Lakasan po natin. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. Amen. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Tayo po'y manalangin sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa Diyos ni Haring David. Sa Ama ng aming Panginoong Jesus. Sa Diyos na lumalang ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, kung meron man kaming hihilingin sa umagang ito, kumilos kayo po sa buhay ng bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. At sa pagkakaisa pa lang namin, Panginoon, ng pagtitipon, gamit ang Facebook Live, sama-sama kaming lumalapit sa iyo. Alam namin, nandun lang pagkilos mo sa buhay ng bawat sapo sa amin. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat po yung magsabi ng Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Puri ng Diyos. At ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nakakagalak at nakakatuwa sapagkat napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa kanya pong gawain. Lalo na po sa bansang Vietnam. At para sa atin, sa mga nasa Door of Faith Church, ay maririnig natin ang kabuuan ng patotoo na ito sa conference, sa ating pong pagtitipon, mga pastor, sa next week po sa Rasak. At purihin ang Panginoon, maraming patuloy na mga kaluluwa ang nadadala sa Panginoon. At isang malaking kagalakan para sa mga tunay na lingkod ng Panginoon ang makita natin ang mga tao ay nakakakilala sa Panginoon at nagtatamo ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos at alam naman nating lahat na ngayon ay inaalala ng marami sa buong isang linggong ito, simula pa nung linggo, ay inaalala ng marami sa buong mundo, lalo na sa pananampalatayang Kristiyano, ang pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ulitin ko po, inaalala ng marami ang pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. At walang iba kundi ang paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus sa mga patay. Sabi nga ng isang nabasa ko na it is the focal point of all history. Yun na ang pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Una, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun naman ay inaalala ng marami sa panahon ng Pasko. Ano? At nagkatawang tao siya, nagministeryo siya, gumawa sa atin. At ang pinakamahalaga at ang isa sa mga mahalaga na ginawa ng Panginoon nung siya ay maghirap, nung siya ay mamatay, at nung siya ay mailibing, at nang siya'y muling mabuhay sa mga patay. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang natin na mababasa o kaya naman ay maririnig sa pamamagitan ng salita. Atin po itong naranasan sapagkat ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig maliwanag na anumang inaalala ng mundong ito tungkol sa paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ito na yung pagsasagawa ng pag-ibig ng Diyos. Maliwanag na pagsasagawa ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya kung hahanapan natin siya ng katunayan na talagang mahal niya tayo, mga kapatid, 2,000 taon nang nakalipas, pinatunayan niya sa iyo na yung pag-ibig na yon ay totoo.
maliwanag ang naging tugon ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ako'y makasalanan, ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Pero ang maliwanag na tugon ng Diyos sa ating pong mga pagkakasala ay kung ano yung inaalala ng mundong ito. Ngunit marami nga po ang hindi nakakaintindi kung ano man ang kanilang inaalala ngayon. Na kung maiintindihan lang natin, mga kapatid, ang kanyang pagtitiis, kabatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang siyang naging maliwanag na tugon ng Diyos sa ating mga kasalanan. Karaniwan, pag may nagkakasala sa atin, ginagantihan natin ng masama. Pero hindi ganun ang Panginoon. Hindi ganun ang ating Diyos na buhay. Ang maliwanag na naging ganti niya para sa atin ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sariling anak. Nahirapan, namatay, inilibing. Ngunit hindi na natiling patay, nabuhay sa ikatlong araw. At purihin ang Panginoon, anuman ang inaalala natin, mga kapatid, sa buong isang linggong ito, ay hindi lang natin inaalala sa loob ng isang linggo. Kung totoo tayo yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, ay lagi itong nasa isipan natin. Itong nagbibigay ng boost sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy yung ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y nandito dito sa lupa. Ito yung katuparan ng Genesis 3:15. Mga kapatid, anumang inaalala ng mundo ngayon ay katuparan ng Genesis 3:15, the first promise of redemption. Sabi ng Genesis 3:15, ang binhi ng babae ang siyang dudurog dun sa ulo ng ahas. Mga kapatid, ngunit yung ahas ang siyang dudurog sa kanyang sakong. Yung ahas daw po ang siyang dudurog sa sakong ng binhi ng babae. Sino yung binhi ng babae? Mga kapatid, alam natin ang anak ni Eva ay si Cain at si Abel. Pero ang tinutukoy na binhi dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung nakagat man o nadurog ang kanyang sakong, yun ang simbolo ng kanyang paghihirap at kamatayan para sa atin. Pero ang sabing ganun, mga kapatid, ito ang mabuting balita. Yung binhi na yun, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. At dinurog niya nga ang ulo ng ahas, sa ikatlong araw siya'y bumangon sa mga patay, hindi nagtagumpay ang kamatayan sa kanya, bagkus siya'y nabuhay na maguli. Kaya natupad po ang pangako na yon, Genesis 3:15, at alam naman natin sa book of Genesis, from Genesis chapter 1 to 11, ang basic storyline na makikita po natin ay tuloy-tuloy na pagkakasala ng tao. Pinatay ni Cain si Abel, at makikita po natin sa chapter 4, ang unang pangangalo niya at pagpatay muli sa pamamagitan ni Lamech. Sa chapter 6, makikita po natin si Noe, nung siya ay nabubuhay, kasabay naman noon ang buong kasamaan ng buong sanlibutan. At mababasa natin sa mga susunod, yung sunod-sunod na pagre-rebelte ng tao, magtatayo sila ng isang tore na aabot sa langit at magtatanyag sa kanilang pangalan. At alam natin yung nangyari doon. At hindi pinaintulutan ng Panginoon yon. Pero sa kabila ng tuloy-tuloy na pagkakasala, chapter 1 to 11 in the book of Genesis, ano ang naging tugon ng Panginoon para sa atin? Pumili siya ng isang tao galing sa napakalayang lugar ng Ur at kinuha niya doon si Abraham. At ano pong pangako kay Abraham? At sabing ganun sa verse 2, gagawin chapter 12 verse 2 ng Genesis. Chapter 12 verse 2 ng Genesis. At gagawin kitang isang malaking bansa. Genesis 12, 2 to 3. At gagawin kitang isang malaking bansa. Ito po ito ang maliwanag na tugon ng Panginoon sa kasalanan ng sanlibutan. Sa kabila ng ating tuloy-tuloy na pagkakasala, pagsisikap na lumayo sa Diyos, ang Diyos naman ay masikap na mailapit tayo sa Kanya. Sabi pong gano'n, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at pagdadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Pagpapalain kita, Abraham, gagawin kitang isang bansa. Ang sino mang sumumpa sa iyo, verse 3, ay susumpain din. Ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain. Pakinggan niyo po ito. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Mga kapatid, galing sa lahi ni Abraham, ang buong mundo ay mapagpapala. Iniisip ko po ang Israel, kung meron mang blessing na nagmula sa kanila, hindi metal, hindi enerhiya galing sa lupa, hindi isang kagamitan na kumakalat sa buong mundo. Sa katunayan, may mga bansa sa Middle East na hindi tinatanggap ang produkto ng mga Israel, ng galing sa Israel. Kaya iniisip ko, anong pagpapala na galing sa Israel na ipinangako ng Diyos sa 12:3 ng Genesis na gagamitin para mapagpala ang buong mundo? Mga kapatid, alam niyo na kung sino yan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nung makilala natin ang ating Panginoong Jesus galing sa binhi ni Abraham,
na bago ang buhay nating lahat. Walang sinamang hindi magsasabing hindi siya napagpala kung tunay niyang nakilala ang Panginoon. Na, mga kapatid, magsabi ng amin kung kayo po ay pinagpala sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya yung nangyari po sa buhay ng ating Panginoong Hesus, paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, mga kapatid, nangyari ito sa Israel, pero yung plano ng Diyos na pagpalain ng lahat ng bansa ay nagmula sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko lang po magbigay ng paalala sa bawat isa po sa atin. Marami kinikilala ng marami ang tawag dito sa isang linggong ito, yung Passion Week. Ang kamatayan, paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Pero marami ang umaalala nito sa ilalim ng kasinungalingan. Sa katunayan, mayroong mga nagpipinitensya, sinasaktan ng katawan, naglalakad ng malayo. May iba't ibang paraan ng tao sa mundo para alalahanin ito. Pero sino ba talaga ang tunay na umaalala nito at ano ang magiging epekto nito sa buhay natin kung tunay nga natin itong inaalala? Ang tunay na umaalala sa ginawa ng Panginoong Hesus na kamatayan, paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, mga kapatid. Nais ko po magbigay lang sa inyo ng dalawang bagay. Una po, kung tunay nating inaalala ang kanyang kahirapan, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, mga kapatid, pakinggan po natin. Kung talagang inaalala natin ang mga bagay na yon, mga kapatid, may kapangyarihan yon na siyang aakay sa atin sa paghahanda at paghahangad sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Uulitin ko po, kung talagang naghahangad, inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap, kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay, mga kapatid, magkakaroon ito ng epekto sa atin ng paghahangad at paghahanda. Paghahangad at paghahanda sa muling pagparito ng ating pong Panginoong Hesus. Ang tunay na kaunawaan, mga kapatid, at pagdanasa na inilagay ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng mga umaalala, ng tunay na umaalala, tungkol sa paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang kaunawaan ng paghahangad, mga kapatid, na lisanin ang mundong ito at pumaroon sa lalong magaling na lupain na ipinaghanda ng Diyos sa langit na bayan. Nakakalungkot isipin yung pinanggalingan nating relihiyon, inaalala ang ganitong mga klase ng gawain. Ngunit pag tinanong mo kung saan sila paroroon pagkatapos ng kamatayan, hindi nila alam ang sagot. At ang kanilang sagot ay hindi, walang makakaalam niyan. May purgatorio, may limbo. Mga kapatid, hindi nagkaroon ng epekto sa iyo ang tunay na pag-alala sa ginawa ng Panginoon. Sapagkat ang tunay na epekto, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay nagbibigay sa atin ang buhay na pag-asa na muli siyang babalik. The reason for the first coming of Jesus Christ is what will happen in the second coming of the Lord. Kung ano man ang dahilan sa unang pagparito ng Panginoon, ay walang iba kundi dahil sa kanyang muling pagbabalik. Mararamdaman natin yung epekto, mga kapatid, ang tunay na epekto ng ginawa ng Panginoon sa unang niyang pagparito, hindi pa yung nararanasan mo ngayon, kapatid. Magiging lubos yan, nararanasan mo, na ano man ang naging epekto sa iyo ng paniniwala mo sa ginawa ng Panginoong Hesus sa unang niyang pagparito, ay magiging lubos sa pangalawang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Mga kaibigan, naniniwala po ako na sa pagparito ng Panginoong Hesus, ang buong pakinabang po nito ay matatamo natin sa kanya pong pangalawang pagbabalik. Kung meron mang mahalagang mangyayari kasunod ng ginawa ng Panginoong Hesus, liban sa pagbaba ng Espiritu, mga kapatid, ito po yung dispensation of time. Namatay ang Panginoon, nabuhay na maguli sa mga patay, umakyat siya sa langit, ipinababa niya ang kanyang banal na Espiritu, at kung meron man tayong inihintay, kaya ang tawag po simula sa panahon ng pag-akyat ni Hesus sa langit hanggang sa panahon natin ngayon ay last days. Bakit po? Sapagkat wala na tayong iba pang inihintay na mahalaga liban sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Acts chapter 1 verse 11, nung tumitingin yung mga alagad na umaakit na ang Panginoong Hesus sa langit pagkatapos na siya'y mabuhay sa mga patay, sabi ng mga anghel na nakita nila, Genesis, Gawa, Acts 1:11,
na nagsasabi naman kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumingin sa langit? Itong Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparito. Kita niyo po, kung meron mang iniisip na yung mga anghel tungkol sa pag-akyat ng Panginoon ay yung muling pagbaba ulit ng Panginoon. Na kung paano natin siyang nakitang umaakyat, ay ganun siya muling bababa. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at maliwanag naman sa atin na kung ano man ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y unang bumaba dito sa lupa, yon ang pag-asa ng bawat isa sa atin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa iglesia sa Tesalonica, ayokong malumbay kayo, ayokong mamuhay kayo na parang walang mga pag-asa tungkol doon sa mga namatay ninyong kamag-anak. Mga kapatid, o sabi na lang natin sa pangkalahatan, in general, iba't iba ang dahilan kung bakit nagiging malungkot tayo. Mga kapatid, kung talagang nakilala natin yung kinikilala at inaalala ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buong sanglinggong ito at tuloy-tuloy, hindi lang sa buong sanglinggong ito, kanyang paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, magdudulit ito na sumasagana ng pag-asa sa atin. Bakit po? Sapagkat alam natin na kung paano ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit ay muli siyang bababa. At sabi nga po ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, kung babasahin po natin chapter 4 verse 13, kung sisimulan natin hanggang 18, ang babasahin ko na lamang po yung 15 hanggang 18, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita. 1 Thessalonians 4:13 to 18, pero yung 15 na lang po ang babasahin ko, ng Panginoon na tayong nangabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mauna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na Sensya na po. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Mga kapatid, nakakaaliw pakinggan na merong isang Diyos na nagkatawang tao na nahirapan, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa iyo. Pero kailangan din nating aliwin ang isa't isa na yung Jesus na yon na naghirap, namatay, inilibing at nabuhay na maguli ay muling paparito at makikita natin siya ng mukhaan. Mga kapatid, ano ang dapat na makita sa atin kung talagang kinikilala natin ang kanyang sa buong sanglinggong ito, inaalala talaga natin yung tinatawag na Passion Week o yung nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesus bago siya mamatay at nang siya'y muling mabuhay. Kinakailangan makita sa atin yung epekto ng bawat nangyari na yon. Ulitin ko po. Kailangan makita sa atin ang tunay na pagkilala sa paghihirap, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ay mararanasan natin yung kapangyarihan nito sa pamamagitan ng mga ilang palatandaan. Kung ano man ang nakapaloob sa paghihirap, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ito po yung tinatawag na gospel of good news, mabuting balita na ginawa ng Panginoon para sa atin. At ito po ay may maliwanag dapat na epekto sa atin, sa buhay natin, kung lubos nating ikinikilala. Una, ang paghihirap ng Panginoon. Kung kinikilala mo na siya'y naghirap para sa iyo, ang magiging resulta nito ay laan tayo na maging kabahagi sa kanyang mga paghihirap dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kung talagang inaalala natin, mga kapatid, at sa maraming mga umaalala nito sa buong mundo, laan tayo na makibahagi sa kanyang pagtitiis dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang kumikilala sa pagtitiis at paghihirap ng Panginoon ay laan na magtiis at makibahagi sa paghihirap ng Panginoon sa pagsunod sa kanyang kalooban. E nakakalungkot isipin, pag may pinagagawa ang Panginoon sa atin, tulad na lang sa mga ilan, pag sinabi ng Panginoon na hindi dapat yung bisyo, hindi dapat yung mga ganitong klase ng gawain sa aking harapan, nahihirapan tayong isuko kasi ayaw nating mahirapan, dun tayo masaya. Kung talagang naintindihan natin yon, talagang tinanggap natin sa ating puso yung katotohanan na ang Panginoon ay naghirap sa atin, then we are also willing to suffer, mga kapatid, dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4, verse 13. 1 Peter 4:13. Kung di kayo'y mga galak, sapagat kayo'y mga karamay sa hirap ni Kristo.
upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay manggalak kayo ng labis na kagalakan. Sabi pong ganun, manggalak kayo kung kayo'y nagiging kabahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagtitiis dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, at sasabihin ng mga kamag-anak natin, ba't nagagawa mong pagtiisan niyang pagsunod mo sa sinasabi mong pananampalataya? Hindi ko rin nga po alam eh. Bunga ito ng aking paniniwala dahil unang nagtiis ang Panginoon para sa akin. Kung naniniwala tayo na siya'y namatay, ang epekto naman ito sa buhay natin, namatay na rin tayo, dapat mamatay na rin yung dati nating pagkatao na namumuhay sa pagkaalipin sa kasalanan. Kapatid, sino mang nanonood sa atin, kung naniniwala ka na si Jesus ay namatay, ito'y may kapangyarihan. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung naniniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo, may kapangyarihan umiira sa iyo. Na ano po yun, inalis na yung dati nating pagkatao na kung saan ay namumuhay sa pagkaalipin sa kasalanan. Sabi po ng Romans 6:2, sabi po ng Romans chapter 6 verse 2 hanggang 3, wag nawang mangyari. Tayo ba'y magpapatuloy pa sa kasalanan? Mga naniniwala sa atin sa kamatayan ng Panginoon, magpapatuloy pa ba sa pagkakasala? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Verse 3, 6:3 po ng Romans. O, hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Mga kapatid, ang epekto ng paniniwala natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, maliwanag, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan o hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kung naniniwala tayo na na ang Panginoong Jesus ay inilibing sa mga patay, tatlong araw at tatlong gabi na inilibing ang Panginoon. Ibig sabihin, yung namatay nating pagkatao na sinama ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan ay inilibing na. Hindi na to nagmumulto sa atin. Marami sa atin yung dati nating buhay nagmumulto pa rin eh. Mga kapatid eh, dati pag nagagalit tayo, madalas tayong nagmumura. Nang mananampalataya na tayo, pag nagagalit, ganun pa rin. Nagmumulto pa rin yung nakaraan natin, mga kapatid. Pagka nangyayari yun sa'yo, pwede bang manalangin ka ng totoo sa puso mo na niniwala ko na ikaw ay inilibing ng tatlong araw at tatlong gabi? Ibig sabihin, tuluyan ng inilayo ng Panginoon yung dati mong pagkatao sa iyo. As far as the east is from the west, ganun na kalayo itinapo ng Panginoon yung po ay proverbial term na ginagamit ng mga Hudyo, na hindi na kailanman makikita yung dati mong pagkatao sa bagong pagkatao na inilagay sa iyo ng Panginoon. Kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay nabuhay na maguli sa mga patay, kung gayon ang epekto natin, nito sa atin, ay makapamumuhay tayo ng isang bagong buhay, mga kapatid, na lumalakad sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Romans 6:4, tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Mga kapatid, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, kung naniniwala ka sa bagay na yon, ay ang epekto nun, isang kapangyarihan mula sa Diyos ang bababa sa buhay mo upang bigyan ka ng isang bagong pagkatao na malayo na sa dati mong pagkatao. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Nais ko pong tanungin ang bawat isa, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay nahirapan para sa iyo, naghirap, nagtiis, namatay, inilibing at muling nabuhay? Ulitin ko po, naniniwala po ba kayo roon? At marahil walang sasagot sa atin ng hindi po. Dahil lahat tayo naniniwala dun sa Diyos na buhay, sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At sasabihin natin ay amen. Pero sunod na tanong ko po sa inyo, ano ang patunay mo na ikaw nga ay naniniwala? Marahil sasabihin natin, naniniwala po ako sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kabahagi po ako sa pag-alala ngayong buong sanglinggong ito tungkol sa ginawa ng Panginoon. Eh ano nga ang patunay mo na naniniwala ka? Kung talagang naniniwala ka na siya'y naghirap para sa iyo, you are willing to suffer with Him. Kung naniniwala kang siya'y namatay para sa iyo, ikaw po'y laan
makikita sa buhay mo yung kapangyarihan ng pag-alis sa dating pagkatao na namumuhay sa kasalanan. Kung naniniwala kang siya inilibing sa mga patay, makikita sa buhay po natin ang tuluyang pagkalayunan ng dating pagkatao natin kumpara sa pagkatao natin ngayon. At kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay nabuhay sa mga patay, kapatid, masasabi ng marami, sino ka? Ang laki ng pinagbago mo. Bakit po? Sapagkat bagong buhay na nasa atin ngayon ay bunga ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa mga patay. Mga kapatid, kung talagang naniniwala tayo, ang unang binigay ko po sa inyo ay kung naniniwala tayo dun sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, sa unang pagparito niya, ang epekto nito ay maghahangad tayo sa muli niyang pagbabalik. Kapatid, marami sa atin ang umaalala ng ganitong ginawa ng Panginoong Jesus sa una niyang pagparito sa lupa. Pagtitiis, yung Pasko, December 25, ipinanganak siya, nagkatawang tao. Ngayon naman, pag ganitong Abril, ay inaalala ng iba yung Passion Week. Pero walang paghahangad sa pangalawang pagbabalik, paghahanda o paghahangad na makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang tunay na epekto ng ginawa ng Panginoon sa una niyang pagparito ay nasa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos natin ay buhay at totoo, magkaroon tayo ng tamang pag-alala at hindi magtatapos sa isang linggong ito. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12, verse 3 to 4, dilidilihin nyo yaong unang nagtiis at nakipagbata sa kasalanan. Kung meron man laging pakaisipin ang isang tunay na tagasunod ng Panginoon, ay merong unang nagtiis. Walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng lakas para huwag manghina sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinagpapala ko po ang bawat nanonood. Ano man ang kanilang nararanasan, hindi ko po alam yon, pero alam niyo po yon. At tulungan niyo po sila at patuloy na maranasan ang kapangyarihan na nagmumula po sa iyo. Sino man sa amin, Panginoon, ang patuloy na naniniwala at kumikilala sa iyong paghihirap, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay, ngunit hindi namin nakikita ang epekto sa buhay namin ng pagkilala nito, bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng kakayanan na paniwalaan ito ng buong puso sa aming sarili. At hayaan niyo na dumaloy ang kapangyarihan mula riyan sa itaas. The transformation from above, the born again experience na sinasabi, Panginoon, na sa pagtanggap namin at pagkilala sa mga bagay na ito ay may maliwanag na mangyari sa buhay po namin. Patunay na tunay nga kaming naniniwala. Hindi lang namin nasabing naniniwala kami, bagkus napatunayan namin na meron ng epekto sa buhay namin ang aming paniniwala sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang Pastor Paul Masaredo sa kanyang mission sa Vietnam. Naniniwala ko, marami pang mga dakilang bagay ang inilaan nyo para sa lugar po ng Vietnam. Maraming mga Pilipino ang patuloy nakikilala sa iyo. Tunay na makapanunumbalik, Panginoon, sa pananampalataya. Mga pastor, mga manggagawa na patuloy niyang palalakasin. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila, pagpalain niyo po ang bawat isa sa iba't ibang mga lugar, Taiwan, sa Middle East, Panginoon, at sa amang lugar, Spain, Australia, USA, Panginoon, sa amang lupalit ng mundo, Panginoon, at dito sa Pilipinas, pagpalain niyo po ang aming mga kasama. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At lahat po yung magsabi ng Amen. God bless you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ito po ang aking mga kasama. Kayo ng Diyos. Kaway po kayo para hindi ko na po maipakilala. Praise the Lord. At yan po ang aking anak. God bless you po.